Makukunan natin sa unang pagkakataon ang pag-isa ng isang Philippine crocodile o bukarot. Panahon ngayon ng pagpipisa ng itlog ng mga bukarot. Binabantayan ni Alvin ang nest dahil anumang oras maaring mapisa ang mga ito. Oh my God! Yay! Oh my God! Woo! Isang baby bukarot ang malapit ng mapisa. Pero kailangan nito ng tulong. Dapat kuwan kasi nakabaliktad siya eh. Dapat tutulungan talaga. Talaga nahihirapan siya kasi nakabaliktad eh. Mm-hmm. Slowly I'm peeling off the hard shell para makalabas siya. Yun! Ayun na! Alright! Hey! Ito ang unang sulyap ng batang bukarot sa mundo. Wow! This is so amazing! Oh my God! First time na nakapag-document tayo ng actual hatching of a baby croc. Mabuti na lang napansin nyo na nag-hatch na siya. Kasi after how many hours nito, pag hindi pa nakalabas to, masusuffocate na ito, no? Akadap. Tapos may possibility po na atakihin po siya ng langgam. Critically endangered o malapit ang maubos ang bilang ng mga Philippine crocodile o bukarot sa wild. Sa huling bilang ng Mabuhaya Foundation noong 2016, mula sa 100 bilang ng bukarot sa San Mariano, Isabela, bumaba ito ng 80 dahil sa bagyo. Kaya importante na maisalba ang bawat bilang ng bukarot dahil sa Pilipinas lang ito matatagpuan. Paliwanag sa amin ni Dave, ang malapot na likido na lumalabas sa itlog ay nagiging kaakit-akit sa mga tropical fire ants. Yan. Yung sipon na yan, albumen yan, masustansya yan. Yung amoy niyan, hinahanap ng mga langgam. Yung malansang epekto, ano? Ngayon, pag hindi siya makalabas agad, ito ang magiging pain para mga langgam lumapit, tapos magtatawag pa sila. Maaring mangyari, yung hatchling hindi pa makalabas ng shell, pinatay na ng mga langgam kasi may sinasaksak silang venom. Mabuti na lang at natulungan ang baby bukarot. Kung pababayaan, ay maaari siyang atakihin ng mga fire ants. Kinabukasan, binalikan namin ang nest para tignan ang natitira pang mga itlog. Look closely. Ayun, no? May egg na. Ay! What's that? May langgam na. Ayun, no? May langgam na. Nako! Ito na yung sitwasyon na complain nila na mga ants ay pumapasok na sa mga eggs nila, no? Dun sa nest nila. Kung hindi namin maagapan ang sitwasyon, pwedeng mamatay ang mga baby bukarot. Nakikita natin ngayon na yung itlog ay may possibility pang ma-hatch ito. Kaya lang ang problema nito ay nilalanggam na. So, anong pwede nating parang gawin or reinforcement para ito ay mabuhay? Mailayo natin itong egg sa nest na to. Ilipat sa isang safe na container na hindi siya lalanggamin. Kailangan mailigtas ang mga itlog laban sa mga tropical fire ants. Nung nag-iisip nga kami, yung buong team doon, kasama yung Mabuhaya Foundation, the only way to save them is to take them out in that area kasi nandun na yung mga fire ants eh. Naghanap kami ng kaserola para maging pansamantalang incubator ng mga itlog. Ang gagawin muna natin, sterilize muna natin yung lupa dahil meron tong mga mikrobyo, may mga fungus, may langgam. So gagawin natin yan, iinitin muna natin bago natin i-harvest yung mga eggs na may crack. Papalamigin muna ang lupa saka linagay ang mga nasagip na itlog ng bukarot. Egg number 1. Iguana. Ito yung camera mo. Thank you.
lubhang mapanganib ang mga tropical fire ants sa buhay ng mga baby bukarot. Ang kanilang sting ay maaaring makapatay sa mahihinang bukarot. Kaya nagbigay kami ng alternatibong solusyon para matulungan ang mga bukarot. Umakit lang ako doon sa taas at pag-check ko doon sa mga eggs, wala pang ilang minuto eh nag-emerge na sila, no? Nag-hatch na out of the eggs. Ito yung umbilical cord nila. Kailangan nating pahiran ng antiseptic. Bukod sa dalawang itlog na napisana, may tatlo pa kaming hinihintay. Maya-maya pa. So we're witnessing two eggs hatching and right before our eyes, ano, talagang minute, second per second, minute per minute ay dinirecord ko yung mga activities while they're hatching. Dadalhin sa rearing station ang mga bukarot para maobserbahan ang kanilang kalusugan. Dito na rin sila palalakihin. Kapag malakas na ang mga bukarot, makakawalan na sila sa wild para dumami ang kanilang lahi. Sa wild, maraming panganib ang kinakaharap ng mga bukarot bukod pa sa mga langgam. Pero ang mas matinding kalaban pa na kanilang kinakaharap ngayon ang mga tao. Ang binabahala nga namin ito, baka yung mga bata, maksidente yung buhay, di kawawa naman yung mga bata.